Day, mga ka-agripigi, ngayon po ay mayroon na naman po nag-request sa atin na kasamahan sa industriya na magpapabakuna ng kanilang alaga. So, isang guild na ni Sir Tonton at saka tatlong guild po kay Sir Mark Perez. Babakunahan po natin yung isa po ay babakunahan ng Respisure, yung tatlo naman po kay Sir Mark ay babakunahan po ng PLE vaccine at saka bibigyan na din po ng supplementation na ADE. So sa pagsasabay na po, para isahang stress na lang. At maya-maya din po ay may sisirbisan tayo sa Nabwa. Yun naman po ay limang guild ni Ma'am Aisa, kung saan po to ay i-rebooster natin ng Respisure vaccine. So samahan niyo po kami ulit sa araw nito para mag-service sa aming mga clients. Good day po. First up po natin kay Sir Tonton. So magbabaksin po tayo ng Respisure. So nakapag-disinfect na po kami niyan. Disinfect na po ang mga paa. So naglagay na lang po kami ng sapin since wala po kami PPE pa. So improvise muna, plastic na lang po muna, plastic cover. So ang babakunahan po namin dyan ay yung guild na na-deliver ng High Grow, yung galing po sa farm namin. So i-rebooster shot po namin siya ng Respisure vaccine. Kaya po naghahanda kami. So yan po ang aming proseso bago tayo pumasok sa isang backyard piggery. Kailangan din po natin pag-ingatan sila upang makaiwas po tayo sa anumang mga contamination na sakit. Kaya po nag-iingat po tayo. So nandito po tayo sa loob ng kanyang farm. Ito po yung guild na babakunahan natin. So diniliver po namin yan, baby guild pa. Kung ngayon po ay malaki na. So kaya po i-rebooster shot po natin siya ng Respisure. Ano nga ba ang Respisure? Ang Respisure po ay bakuna na ginagamit po natin pang iwas sa mga sakit na related po sa mga pneumonia cases. Lalo na sa mga respiratory nila. So malaking tulong po ang Respisure vaccine upang maiwasan po natin na magkaroon po ng maiwasan po natin na magkaroon sila ng magkasakit sa baga. So, since gagawin po natin yung breeder, kailangan po na siguraduhin natin na bakunado ang ating mga alaga. Kaya po, request tayo upang gawin po yung pagbabakuna sa kanya. So, next stop po natin, papunta na po tayo going to Baguladyo, Bula, Amarinsu. Dito naman po ay pupuntahan natin si Sir Mark Perez. Magpapakunan din po tayo dito ng PLE at sasabayan po ng ADE supplementation para sa kanilang guilds. So tatlong guilds po ang aming babakunahan at bibigyan ng supplementation. Ang mga guilds na yon po ay galing din sa High Grow Pigs. Diniliver po namin sa kanila, baby guild din. Eh ngayon po ay ihahanda na natin sa kanilang pagkukondisyon para maging breeder. Kaya po sisimulan na po natin yung proseso na sila po ay babakunahan na at bibigyan na din po ng ADE para makapag-boost ng fertility. Ano nga ba ang PLE vaccine? Ang PLE vaccine ay parvoleptospirosis at erysipelas, kaya tinawag ng PLE. Ginagamit po natin ang PLE upang maiwasan ang silbert, mummified cases, at saka yung mga causes na pwedeng magkaroon ng early abortion. So, kung sakasakali pong hindi tayo bakunado at tamaan po sa edad ng 30 to 70 days old from bleeding, yung mga sito sa loob ay maaaring maging mummified. So,
malaki din po ang magiging resulta nito ng pagtalubi sa mga sa pagbibrid ng baboy, kasi kung wala po tayong mabuong mga piglets, kaya kailangan po natin ang bakuna, lalo na sa PLE. So ano nga ba ang PLE vaccine? Ang PLE vaccine po ay Parvovirus Leptospirosis and Erysipelas vaccine. Ito po ay bakuna na binibigay sa mga breeder upang maiwasan po yung mummified cases at saka yung stillbirth. Napakalaga po ng PLE vaccine, dahil kung tatamaan po ng parvovirus yung ating mga breeder, kung saan po ay na-breed na natin, mostly po tumatama ng 30 to 70 days old na after ma-breed natin yung baboy. Maaari pong mag-cause ito ng mummified, stillbirth, pwede din po na mag-cause ng abortion. So yung bakuna po ito ay mahalaga, kasi tapos po namin yung pinuntahan namin. Napadaan po kami dito sa Tanawan Park Bula. Isa sa pinagmamalaking lugar sa Bula, Camarines. Ito po ay overlooking. Nasa taas po itong park na ito. So overlooking po yung area ng Bula, Camarines. So konting time din. So kasama natin si Bossing. Ayan, selfie si Bossing. Bossing. Yan po yung ating Bossing. Hi. Yan po yung Bossing natin. Si Bossing. Next stop po natin, dito tayo sa Palsong. Palsong, Bula, Camarines. So dito po ay magbabakuna tayo ng piglets. Respiso vaccine din po ulit. Kasama natin si Sir Ford. Magbabakunahan po natin ay more than 50 piglets. So napakadami po ng piglets si Sir Ford. Saka napaka-quality. Ang gaganda ng katawan ng biik. Punong-puno po ang katawan, mga bilugan. So kitang-kita naman po na magaganda talaga yung katawan ng kanilang mga biik. So ito po ay ipapakita ko din po sa inyo yung isang halimbawa ng kanyang nursery pen na pinaghalong kawayan at saka elevated po. Napakaganda po ng pagkakagawa, simple lang. So malaking tulong po ito sa ating mga katigi na gusto din po na papaganda yung kanilang kulungan. So gumamit po sila ng plastic mat. Nakikita po natin dyan sa video. So yan po, malalaki po ang biik ni sir. Ito po ay mga lahing high grow din. Ang kanila pong mga breeder ay galing din po sa high grow pigs, kung saan po ay sila yung mga una-una pa ng mga nagtiwala sa high grow. Kaya po hanggang ngayon napapanatili nila na magaganda pa rin talaga yung quality ng biik nila. So madami po kaming nasikaso dito dahil madami po kaming binakunahan. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done.
ilang isang month pa, so baka po by next month pwede na silang start na po na mag-condition ng group photo. So, bibigyan na po sila siguro, pwede na po silang i-deworm by next month. So itong farm pong ito ay magsisimula na po na mag-repopulate. Temporary po, nag-close muna sila dahil sa nagkaroon po ng ASF noon. So mas minabuti po muna nila na magkaling, kagaya ng ginawa ko noon. Yung aking location ay sinaka ko muna yung isa kong location ng farm at naglagay po muna ako ng temporary facility sa malayong lugar. So kaya po naipagpatuloy namin na yung pagbibreed ng mga pagbibreed ng baboy. Kaya po ngayon last this year lang nagsimula na po kami magpalabas ng mga breeders. Ng mga breeders since po na may kamahalan ang ang materyales, kaya po mas minabuti namin i-offer yung medyo mga 70 up or 60 days up old na mga gilts na dumaan na rin sa aming seleksyon. So ngayon po although nabakunahan na sila, ibinubooster namin na nire-recommend ako po na rebooster shot yung respesyon nila. Kasi po gagawin po natin silang breeder, napakahalaga po talaga ng booster kagaya po ng COVID. So nagbo-booster shot din. Last stop po tayo, balik po ulit kami ng Palsong. So mag-iay naman po kami ng isang inahin. So bago po kami mag-umuwi, so dumaan na din po kami.